Noong 2016, naengkwentro ng mga mangingisda ang kakaibang imahe na parang out of this world. Kinalaunan, napag-alaman na isa pala itong patay na balyena. What? Ang patay na balyena tulad nito ay paboritong kainin ng mga great white sharks. Pagkalipas ng isang linggo, lulubog ito sa sahig ng karagatan at dito naman sila kakainin ng mas maliliit na pating. Gaya sa video, mapapanood mo ang masayang buffet party ng mga deep sea animals para lantakan ang natitirang labi ng balyena. Alam mo ba na inaabot pa ng 30 years ang proseso bago tuloy ang maubos ng mga scavenger ang bangkay ng balyena? Mabagal yan kumain kumpara sa babae na to. Pero paano naman kaya pag ang patay na balyena ang inanod papunta ng dalampasigan? Paano kaya mabubulok at magsisimulang maglaho ang ganito kalaking hayop? At gaano sila kadelikado sa tao? Para malaman ang kasagutan, panoorin mo ang video na to. Nakakatakot dahil sumasabog pala ang tiyan ng balyena. Alam kaya to ni Pearl ang mangyayari to sa kanya? Sa tuwing namamatay ang balyena, magsisimulang mabulok o madecompose ang laman loob nito. Ang tawag dito ay putrefaction process. Sa putrefaction process, kinakain ng bakterya ang laman loob ng namatay na hayop at dahil sa proseso na to, naglalabas ng carbon at methane gas ang bakterya. Dahil sa makapal ang taba at balat ng whale, nahihirapan ang mga gas na tumakas sa loob ng katawan. Dito ngayon magsisimulang lumobo ang katawan ng whale dahil sa mga naipong hangin na methane at carbon. Alam naman natin na ang methane gas ay sobrang explosive at mabilis magliyab. Gaya na lang ng septic tank na sumasabog dahil sa naipong methane gas. Ganyan din ang pwedeng mangyari sa balyena kung susubukan mong tusukin ang tiyan nito. Pag nakahanap ng butas ang methane gas, pwede itong tumagas at sumabog. Para lang din to sa tao na may malakas na utot. Kaya naman maring pinagbabawal ang paglapit, paghawak o pagsundot sa bangkay ng balyena dahil maaari itong sumabog. Ito ang nangyari sa Taiwan at tila ba hindi nila alam ang peligro ng nabubulok na balyena. Isinakay nila sa truck ang patay na balyena para ilipat ng lugar at dito na nga sa kalsada sumabog ang balyena. Nagkalat tuloy sa kalsada ang bulok na laman loob ng hayop. Yuck! Ang isa pang epic fail na attempt ay sa Oregon, USA. Nilagyan nila ng kalahating tonelada ng pasabog ang katawan ng patay na balyena sa pag-asa na madudurog ito na parang alikabok. Ang hindi nila alam, delikado ang napili nilang paraan. Pagsabog ng bomba, umulan ng malaking tipak ng karne sa paligid at nabagsakan pa ang mga kotse sa paligid. Gaya ng malas na kotse na to na nawasak dahil sa tumalsik na karne. Mas nahirapan patuloy ang mga tao na linisin ang nagkalat na karne. Oh, no! Kung delikado hawakan o lapitan ang patay na balyena, ano pala ang dapat gawin sa kanila? Isa sa pinakamadaling paraan ay hiwaan ang butas ang tiyan ng balyena bago pa ito lumobo. Sa ganitong paraan, may butas na nilalabasan ang methane gas. Pangalawa, pwede niyong hilain pabalik ng dagat ang patay na balyena. Mahirap itong hilain, pero kung singlakas mo si Superman, edi wow! Oh, no! Maliban sa delikado ang masabugan nito, may mga tao rin na sadyang takot talaga na makainkwentro ng whale sa dagat. Ang matinding takot sa whale ay tinatawag na cetaphobia at maraming tao ang nakararanas nito. Ang mga taong may cetaphobia ay may matinding takot na baka malunok sila ng balyena. Pero posible nga ba na malunok ng balyena ang tao o isa lamang itong haka-haka? Minsan na kasing nabanggit sa Biblia ang istorya ni Jonah at kung paano siya nalunok ng higanting hayop na tinutukoy ng mga scholar bilang whale. Noong 1891, nailimbag sa dyaryo ang istorya ni James Bartley at kung paano siya nakasurvive sa bituka ng balyena sa loob ng 3 araw. Nito namang year 2021, naging laman ng balita si Michael Packard matapos siyang aksidenteng masubo ng balyena. Ayon kay Michael Packard, inabot siya ng 30 seconds bago siya niluwa ng balyena.
Pero sa lahat ng kaso ng taong nilunok ng balyena, ang istorya ni Rainer Schimpf ang pinakakapanipaniwala. Nakunan kasi sa picture ang kamuntikan ng paglunok sa kanya ng whale habang siya ay lumalangoy sa dagat. Dahil sa ganitong balita, mas lalong matitrigger ang phobia mo sa dagat. Kaya naman ito ang tanong ko, posible nga ba na malunok tayo ng whale? Sa kaso ni Jonah at James Bartley, imposible na nakasurvive sila ng 3 araw sa loob ng tiyan ng whale. Wala kasing hangin o oxygen sa loob ng whale, kaya hindi tatagal ng 1 oras ang taong nasa loob ng tiyan. Hindi rin kasya ang katawan ng tao sa esophagus ng whale. Yan ay dahil sa kasing laki lang ng bola ng basketball ang kayang magdaan sa kanilang lalamunan. Ang mga balyena kasi ay nag-evolve bilang tigakain ng krills at iba pang maliliit na hayop. Kaya masasabing fake news ang mga kumakalat na balita ng tao na nalunok daw ng whale. Sa tingin ko, kung gaano mo kaayaw kumain ng ipis, ganun din na ayaw ng balyena sa tao. Kung ikaw ang tatanungin, takot ka rin bang makainkwentro ng whale? Comment down below kung bakit ka takot o namamangha sa mga balyena. Napakasarap talagang pag-aralan ng mga whales dahil kakaunti lang ang alam natin tungkol sa kanila. Marami kasing hindi nakakaalam na ang balyena ay isang mammal at hindi isang isda. Gaya ng mga tao, ang mga whale ay warm-blooded, may buhok sa katawan at nagpapadede ng gatas sa kanilang anak. Ang isa pang bagay na hindi mo alam tungkol sa kanila ay minsan ang tumira sa lupa ang mga whales. Ito ang Pakisitus at sila ang pinakaunang balyena. Namuhay sila 50 million years na ang nakalilipas. Ayon sa mga paleontologist, ang mga Pakisitus ay napilitang manirahan sa dagat dahil sa paghahanap ng pagkain gaya ng isda at pusit. Dahil nakapag-adapt na silang mamuhay sa dagat, ang katawan nila ay unti-unting nagbago. Nagsimula silang tubuan ng palikpik at unti-unti ring nagbago ang korte ng kanilang buntot. Dahil sa 40 million years of evolution, ang dating mukhang asong hayop ay nag-ibang anyo bilang balyena na kilala natin ngayon. Ayon sa mabusising DNA testing, ang mga hippopotamus ang tinuturong pinakamalapit na kaanak ng whale sa lupa. Eksperto rin ito sa paglangoy at pareho lang din silang mataba. Kung sa pinaka-cute ang labanan, parang mas cute ata ang hippo kaysa sa balyena. Tama ba ako dun? Kung nag-enjoy ka sa ating topic, please, paki-like naman ang video at subscribe ka na din dahil para saan pa ang panunood natin ng YouTube kundi lang din ang para matuto. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Navan, Vin Buatin, Eon Gamer, Joven Abunda, Janelle Vlogs, Julius Zabat, Julius Taiza, at Angie Estrelles. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!